Good morning! Ang Mamira na po, magbibigay lang sa inyo ng konting reaksyon. Alam po ba ninyo na meron akong isang kinagigiliwan o kinatutuwaan pag napapanood siya sa mga interviews ng mga kalingap sa kanya? Natutuwa lang ako sa batang ito dahil prangka siya. Masasabi ko na pinipigilan pa niya yung kanyang pagsasalita, yung kanyang pagkikwento. Pero sa tema ng kanyang pagkikwento ay makukuha mo kung ano talaga yung kanyang ibig sabihin. Si Trexy ay pinsan ni Rachel. Hindi lang pinsan kundi best friend pa niya o kadikitan talaga niya itong si Rachel. Tuwan-tuwa ako dito kay Trexy mga kalingap kasi pag napapanood ko siya, masaya siyang bata at pag tinatanong mo siya, may sense yung kanyang mga sinasabi. Bagamat minsan, ha? Hindi pa niya sinasabi ng lubusan kung ano nalalaman niya yung tungkol kay Rochelle o Ruel at kay Rachel. Pero mababasa mo sa kanya kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Kasi hindi siya pwede magkwento ng buong buo tungkol sa love team ng Rochelle. Dahil hindi siya pwede siyang manguna sa pagbibigay ng mga pahayag o pagbubunyag ng mga totoong nangyayari. Kaya ang ginagawa niya ay pahapyaw lang niyang sinasabi kung ano yung kanyang nalalaman. Alam naman niya talaga kasi lagi niyang kadikit at lagi niyang kasama ang kanyang pinsan na si Rachel na nalilink ngayon kay Ruel. Doon sa interview nga ni Kalingap Dan kay Trexy, itong dalawang to eh, nagmamaritesan, nagpaparitesan. O, di ba? Marites at parites. Panoorin po niyo yung channel ni Kalingap Dan tungkol sa pag-interview niya kay Trexy. Nang sa ganun malaman niyo kung ano ibig ko sabihin, nakakatuwa talaga tong bata na ito. Siyempre, ang topic nila ni Kalingap Dan ay walang iba kundi yung dalawang love team, di ba? O yung isang love team, yung si Ruel at si Rachel. Yun ang laging tinatanong ni Kalingap Dan kay Trexy. Ang dami nga ang tanong ni Kalingap Dan sa kanya eh. Ito yung isa, panoorin po natin. So, Trexy, may tanong ako. Na-miss ba ni Rachel si, ano, si Ruel nung mga araw na nasa Sorsogon si Ruel? Opo. Talaga? Na-miss niya? Nadulas ka na? So, ang dami kasi din nag-comment din sa akin or may mga nababasa ako na tinanong kasi ni Kalingap Rab si Rachel kung namimiss niya ba si Ruel. Ang sagot kasi ni Rachel na hindi yata. Namimiss nga ba ni Rachel si Ruel? Alam naman natin si Ruel ay umalis, pumunta sa Sorsogon, napalayo siya kay Rachel. At tinanong nga dati ni Kalingap Rab si Rachel kung namimiss ba niya si Ruel. Ay, sagot niya ay hindi. O di ba? Hindi. Pero nung tinanong si Trexy, anong sabi? Namimiss niya. Alam ni Trexy yan kasi magpinsan na sila ni Rachel, di ba? Hindi maiwasan yan, magkikwentuhan sila. Ganyan yung mga kabataan ngayon. Siyempre, nagpapalitan ng mga opinion, nagpapalitan ng mga kwento at mga sikreto, lalo na sa love life nila, o di ba? At yan, alam ni Trexy na namimiss talaga ni Rachel si Ruel. Pero deny naman itong si Rachel. At siyempre, nahihiya siya. Alam ka naman sasabihin niya, oo. O, nung tinanong siya ni Kalingap Rab, alam naman sasabihin niya, oo, namimiss ko. Oh, mahihiya siya yan, siyempre. May mga dinay-dinay pa yan, pag ganyan mga kabataan. Pero, pasasaan ba? At makikita rin natin yan. Kung ano nga ba ang totoo sa kanila. Meron pang isa na tanong si Kalingap Dan kay Trexy. Ito po. Okay. Pero ibig sabihin ba nun, pagtawagan nyo nila ay ga or mahal? Ibig sabihin nun, parang tinatanggap mo na na yun yung tawag sa'yo. Kasi diba, hindi naman siya nagreklamo. Parang okay din kay Rachel. Opo. Okay naman po yung kay Rachel. Ibig sabihin, gusto niya rin. Sino yun? So, gusto na nila isa't isa. Ito nga, nadudulas na nga itong si Trexy sa kanyang pagsasalita. Paano mo masasabi na hindi nga mahal ni Rachel si Ruel o hindi niya gusto si Ruel, di ba? Yan, tawagan na nga nila ay ga. Bakit mo tatawagin ang isang lalaki ng ga? Ano ba ibig sabihin ng ga? Ang ibig sabihin ng ga ay langga. Sa Tagalog, mahal. O hindi mo sasabihin mahal ang isang tao kung hindi mo naman talaga mahal. Si Rachel, tinatawag niyang ga si Ruel. Ganun din si Ruel, tumatawag din ng ga o langga kay Rachel. Ano pa ba yun? Naku, baka hindi naabutin to ng 18. Siguro, sa palagay ko lang ha, sa aking opinion lang to. Huwag naman sana kayo mangbas, huwag naman sana kayo magalit sa akin. Kasi sa observation ko lang, nakikita ko. Kasi action speaks louder, di ba? Than words. Eh, bagamat yan ay serye-serye lang o teleserye o drama-drama o episode lang yan, ay meron kang makita talaga sa kanila. Meron kang mapapansin o meron kang mararamdaman talaga sa kanilang dalawa, kay Rachel at saka kay Ruel. Kagaya na lang ito pa, isang sinabi ni Trexy. Andiyan na po kaming apat po ah.
Tapos parang wala lang din talaga silang kasama. So kahit marami kayo? Opo, kahit wala, ayun lang sila. Nagpaparinig na ako kami apat. Pero nasa isang table lang kayo? Isa lang po yung table namin, parang kaming apat ang magkasama. So may sarili silang mundo? Opo. Kulang na lang sila lang nagmag-ibang table kulang na lang sana? Punta na lang kami sa ibang table at baka nakakaabala kami. So kayo. Talaga na-enjoy nila isa't isa? Enjoy po talaga sila. Wow. Sobrang. May sariling mundo. Naku, itong dalawa talaga, may sariling mundo. Pero yun mo, magkakasama kayo, grupo kayo na nandyan sa isang lamesa. Pero nag-uusap lang ay ang dalawa. At yung iba yung pinag-uusapan din. Hindi sinasali yung ibang mga kasama. Si Ruel lang at saka si Richelle ang nagkakaintindihan sa pinag-uusapan. Para bang hindi nila napapansin na mayroong mga katabi pala sila. Na mga kasama, ganun. Kaya ang ginagawa na lang itong mga kasama niya, kasama ni Ruel at saka ni Richelle, lumilipat sila na ibang table. Para naman, hindi lang kakaya na nandun sila. O, di ba? Off camera yan, ha? Hindi yan nasa camera yan na, ano, na kinukuhanan. Hindi na yan mga drama-drama nila. Off cam yan. Pero yung dalawa ay nagkakaintindihan sa pagkikwentuhan, sa pag-uusap nilang dalawa lamang. Kaya ang aking masasabi rito ay, si Richelle, di ba, meron siyang binitawang salita na kailangan mag-18 muna siya bago pumasok sa relasyon. Kailangan nasa tamang edad siya bago siya pumasok sa relasyon. O pwedeng sabihin natin, mag-aral muna siya matapos muna ng pag-aaral. Pero sa nakikita ko, baka hindi naabuti ng 18 itong si Rochelle. Nahihiya na lang siyang ano, aminin o hindi na lang nila sinasabi na sila na nga talaga. At off-cam naman talaga yan ay sila na. Pero sinasabi nila pag, ano, pag in-interview ay hindi pa kasi wala pang 18. Pero tingin ko yan ay sila na, may MU na sila. Nagkakaintindihan na sila. O di ba? Kasi hindi ka pwedeng ano, bilang isang babae, 17 ka lang, tapos sinahawak-hawakan ka na lalaki, ni ino-holding-holdings ka na, holding hands ka na, at inaakbayan ka na. O di ba, isang ano 'yon, maiilang kapag ikaw ay hindi ka pa na, maiilang kapag ikaw ay hindi mo pa kaano-ano yung lalaki, aakbayan ka. Kahit sabihin natin drama-drama 'yan eh, may limitasyon 'yan. Eh ngayon may yakapan nang nangyayari, nakakatuwa nga eh. Sa pagiging totoo nila na magka-love team, nasasabi kong totoo kasi yung ibang mga love team ng Kalingap kagaya kay Reyna at kay Edo, hindi yan pwede mag-love team. Hanggang sa ano lang yan, pag-aalaga lang ni Edo, bilang isang nakakabatang kapatid, inalagaan niya si Reyna, di ba? Kaya hindi yan pwedeng love team. Ito naman si Tata o si Kalingap Tata at si Nanay Josie, nakakatuwa rin silang panoorin. Love team din sila, pero hindi pwedeng sila kasi yung nanay may asawa yon, iwalay nga lang. Buti sana kung hindi kasal, pwede sila dalawa ni Tata. O nasa tamang edad naman sila, nasa 40s na sila eh. Eh si Tata wala pang pinakasalan yan. Pero si Nanay Josie meron. Kaya hindi pwede sila. At sino pa? Si Juan TV at saka si Casey. O diba, magka-love team din sila pero hindi sila pwedeng maging sila. Kasi si Juan TV may asawa. At si Casey naman ay palagay ko hindi naman siya talaga papatol sa may asawa niyan. Love team lang yan. Pero hindi totoo yan. Yung mga yan. Pero dito kay Ruel at saka kay Rachel, itong Rochelle, ay masasabi kong totoo ito. Pwedeng-pwedeng maging sila, kahit nag-love team sila, kahit drama-drama lang yan, pero pwedeng totoo maging sila. Kasi walang ano asawa si Ruel, nasa tamang edad na. Si Rachel naman ay wala rin asawa, siyempre bata pa yan. Inaante na lang yan na maging nasa tamang edad na, na maging 18 na. Kaya pwedeng-pwedeng sila. Makakantay kaya si Ruel na mag-18 si Rachel? Eh ngayon pa lang ang init-init na ng kanilang pagiging ano, pagsasamahan. Halos araw-araw nagtatawagan, nagbi-video call. Si Ruel pumupunta doon kay Rachel, sinusundo niya sa school, na nakamotor, o diba? Kung ikaw ay isang girl na maselan ka, ayaw mo pang madikita ng lalaki, o lalo pag ayaw mo yung lalaki, ayaw mong sumama dyan. Pero bakit gusto sumama rin ni Rachel? Kasi meron siyang something din na nararamdaman kay Ruel. Naku, aminin yan, lalo na mga Rochelle fanatics, kilig na kilig yan. Ako nga eh, pag pinapanood ko nga yung mga videos nila eh, ngayon, tanda-tanda ako na ah. Hindi naman ako sobrang kilig, pero natutuwa ako, yun ang tamang words. Natutuwa ako sa kanila. Yan, hindi kilig ng teenager ha, katuwaan ito. Natutuwa ako sa kanila. Kaya tama lang na ipagpatuloy nila yung pagiging love team nila. O diba, pag bandang huli, sila na. O hindi natin alam, sila na pala. Hindi pumabot ng 18, sila na. Malay natin ngayon pa lang. O, sabihin nila na tayo na, pero huwag natin sasabihin. Ay, nako, ang kabataan ganyan po, maraming sikreto. Maraming ano yan, maraming mga pangyayari na napagdadaanan, ganon. Eh, siyempre, napagdaanan din natin yan eh. Eh, dinay-dinay natin sa ating mga kasama sa bahay, kung sino yung ating mga crush, kung sino yung ating sinagot, di ba? Ganon talaga yun. Parang di naman kayo dumaan sa pagkabata. O, makakatuwa lang silang panoorin. At bagay din sila. Yan, yan ang maganda dyan. Bagay silang dalawa.
Kaya itong si Trixie, natutuwa ako rito rin kay Trixie, itong pinsan ni Rachel. Dahil marami siyang mga marites na sinasabi. Marami siyang mga kwento na hindi naman kwentong negative, kundi kwentong nakakapagbigay ng aliw para sa mga nagmamahal sa Rochelle. Okay, yan lang pong aking masasabi tungkol sa love team na Rochelle. At ang aking masasabi rin tungkol kay Trixie ay okay lang yan. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Kasi hindi namin na malalaman yung mga nasa likod ng pangyayari kung hindi ka magmamarites sa amin. Di ba, Trixie? Oh, kung yung ano lang napapanood namin na teleserye ng Rochelle, wala kami makuhang mas malalim pa na impormasyon tungkol sa dalawa. Pero dahil sa'yo, Trixie, ay marami natuwa sa'yo. Kaya okay, hanggang dito na lamang ang aking pakikipagmaritesan sa inyo at sa konting reaksyon din ng aking nasabi. Salamat muli sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!